Kasi Meg yung nagbalita sa akin na na mami, may message sa'yo si Miss March, may reply siya dun sa ano mo, sa Instagram mo. Ako naman, oh talaga? Ganun yun. Ako naman, talaga mami, nasasundan mo ko. Hindi ko alam bakit yun masaya ako. Nareplyan niya ako. Talagang sobrang, nag-inspire sa akin para nakaka-inspired kasi sila eh, sa mga pagtatanim nila. Ewan ko, di ko alam, marami akong napapanood na vlogger na nagpa-planting. Pero, iba talaga yung impact sa akin yung Miss Mel. Sobra. Yun. Ewan ko kung ganun din kayo ha. Try nyo. Baka din magustuhan nyo. Sobrang enjoy talaga ako sa kanya eh. Di ko alam. Basta kahit ulit-ulitin ko pa yung mga videos niya. Walang kasawa-sawa. At tapos ito, ayan o, ang cute, diba? Iyanan natin siya doon. Samahan niyo ako mag-planting. At sa papalamin sa din pa ako, si Mami, siya din yung tumutulong sa akin kung paano mag-planting. Kasi siya yung may experience sa pagpa-plant. Yun. Siya yung mas nakaka-experience ng mga maraming bagay sa about planting. Kasi matagal na siya naghahalaman. Mahilig talaga yun sa halaman sobra. Tapos, si Ate Sara, ayun, din siya, nag-share kami ng doktora din po siya, dentist. Yun po. Nag-ano din po siya, nagpa-plant din po siya. Nagtutulungan kami para yung mga alam namin sa pagpa-plant. Nag-share kami ng mga ideas, ganun po. Kasi, mas maganda yung ganun, yung may nakaka-share ka ng ideas mo ng mga about planting. Kasi marami ka natutunan. Ito pa naman ko para pakita ko sa inyo kung paano yung care tips ng pillow plant at saka yung pagtatanim ko para magawa nyo din kapag nakakita kayo sa garden shop, kunin nyo na kasi sulit na sulit yung isang pot na bibilin nyo. Kasi sobrang anda, mapapadami nyo talaga siya. Ay, ang gulo sa likod ko, sorry. Eto oh, ang cute to. Ayan, pinugot-pugot ko lang yan doon. Pinutol, pinat. Cut yung tawag. Ayan. Ang ganda. Yung ganito ni Miss Marge, yung idol kong vlogger. Favorite vlogger. Lagi akong nagkaano sa kanya nag-message. Ayan. Ito, ang ganda ng pillow plant niya, we. Kulay, parang violet na ma-pink. Ito, parang may pagkaganon din. Medyo na-stress nito sa araw. Ang care tips nito, pwede siya sa ulan, araw, pwede siya kahit na full sun, pwede full rain, pwede din. Pwede sila. Hindi sila mahirap alagaan. At saka, madali silang maparami. Kasi talagang true cuttings lang yung pagpaparami nito. Ganun lang yung ginagawa ko. Ang dami ko na nabenta nito. Nagbabenta din po kasi ako dito sa amin, mga malalapit dito. Nagbebenta po ako ng mga plants. Tapos yung iba, binibili ko po sa Evelyn, sa garden, sa Rocheta, sa Kalumpit. Yan. Tapos, thank you nga pala kay Miss Marge sa support. Nakita ko kasi yung comment na kanyang umaga. Ewan ko ba, naglulundag ako sa tuwa. Naglulundag ako pag nag-comment din sa akin. Minikilig talaga ako, nag-comment din sa akin. Pag nag-reply sa mga mga comment ko sa kanya. Super bait niya. Tapos parang, pag nanood ako ng vlog niya, parang ang daming mo lang natutunan. Parang, makapashare ka pa sa garden niya. Yun yung nafe-feel ko pag nanonood ako ng vlog niya. Si Miss Marge Santelian. Marge Santelian. Yan po yung niya. Ito po, papakita ko dito yung niya. Yung YouTube niya, para mapanood nyo din, mapasyal kayo sa garden niya. Sobrang mag-enjoy kayo, sobra. Ayun po, thank you po Miss Marge. So, may isa sa may-ari ng La Evelyn. Thank you din po kay Ate Lala sa pag-support sa amin. Kasi po kami, nag-reseller po ako sa kanya ng mga plants. Thank you Ate Lala. De Vera. Ayun po, marami po sila doon plants. Lang po kayo, may page po ang La Evelyn eh. Magpunta lang po kayo sa page kapag may gusto kayong kung ano man plants. Pasyal po kayo doon. Mas maganda kasi makita nyo actual yung mga plants nila doon. Sobrang gaganda po. Sulit yung pagpunta nyo doon. Kaya punta na po kayo doon. Sa Lomas Kalumpit po yun. Ilalagay ko na lang po sa link. Minsan nakakalimutan ko lagay sa link. Kaya dito na lang sa ayan siya. Na Evelyn, kay Kuya Dennis na gumagawa ng plant trap. Yan po.
At saka sa hello nga pala kay kay Maring Aida sa Japan. Hello, kamusta kayo dyan? Hello. Thank you sa pag-subscribe sa akin. Maring Aida, Maring Mase. Thank you. Ito, meron pa ako isang nakuha. Medyo mahaba na siya. Meron ako doon isang hindi talaga pinuputol eh. Ganyan lang, pinuputol lang ganyan. Sorry guys, nakapong bahay lang ako. Hindi na ako nakapag ano eh. Ayan o, ikakat mo lang siya ng ganyan. Ay, sorry, yung pinuputol ko siya. Ito o, ganyan. Ikakat mo siyang ganyan. Gusto tusok-tusok niya lang. Ayan. Huwag naman sobrang hipsi. Tapos, ano yun yung kakanta talaga yung dulo ha. Baka mamali kayo, magkabaligtad ng tusok. Ayan. Dapat naka-ready na siya na ano. Ayan, kalbuhin natin siya. Pag may natanggal na dahon, lalakas ang boses ko, wala tayong mic eh. Pag may natanggal na dahon, tabi nyo. Ayan. Lagyan nyo dyan. Kasi, pag ako nagpo-propagate, nilalagay ko din siya doon. Binubudbud ko siya sa ilalim nun. Kasi, tutubo din siya eh. Sayang. Sayang kasi yung dahon pag ano. Tumutubo talaga siya. Kahit dahon lang, mabilis lang to. Madaling alagaan talaga din si pillow eh. Sobrang walang arte-arte lang itong pillow na to. Ayan, kaya yun yung masasuggest ko sa inyo na ano, yung mga talagang mahilig sa plant. Ayan, si pillow plant, huwag hindi dead mind. Sa garden shop. Kunin nyo siya. Kasi sobrang, ang cute ng mga ano na tataba o. Oh, sobrang tatabaan na. Lalo pagka nauulanan yan. Nako, sobra. Yung ano din, yung nakaraang vlog ko, si ano, chandelier tubiflora ba yun? Ito na. Kasi walang space sa table. Ay, ito yun o, yung blinag ko. Diba yung kinat ko siya? Ito yung kinat ko. Ayan. Tapos tumubo na siya, diba? Ayan o, tumubo na. Ayan, yun yung kinat ko siya. Tapos ito na yung tinusok ko, diba? Ang dami niyang babies ngayon o. Ang dami, diba? Pag nahulog yun doon, ang dami ng babies. Ayan. Tapos nagulat ako may dahon na isang peraso. Ito o. Tapos, yung dulo niya nadadry na. Tapos may anak na siya. Ito o. Diba? Oh. Yan, dun yung galing. Ayan, namiwalay na siya. Dito siya galing eh. Sa dahon na to. Tumutubo din palang ako kahit na ano. Sa dahon to. Yung ipa, meron din siya. Yan, kaunti. Tapos, soil. At saka tumis na kaunti. Ayun. Ayun, pinasama-sama ko lang sila. Ito, pakita ko sa inyo. Ito. Ayan, yung soil mix ko. Nagsama-sama ko lang. Compose! Ayun, naalala ko na. Gumana ang memory ni ate. Awan, dito lang muna siya sa shaded area. Ayan. Pag ganitong cuttings, mga, kasi gusto niya talaga moist. Kahit na, ano, every 2 days mo sila diligan, pwede. Basta past drain naman yung ginamit niya na, ano eh, na soil. Walang problema yun. Magkaano naman siya, kailangan niya talaga yun. Kasi gustong-gusto niya talaga yung mga moist na lupa. Yun. Tapos ako, ginagawa ko, every day, ayan, i-spray ko silang ganyan. Ayan, dyan siya nakalagay.
ayoko talaga siya putulan. Ang ganda niya kasi. Gusto ko kasi maging katulad yung kay Miss Punch. Kaya lang di pwede kasi sa Australia siya. So, syempre magkaiba yung klima dun, tsaka klima dito. Pag klima kasi sa lowland, talagang hindi natin na-achieve masyado yung color ng ano ng mga plants. Pero may share ako sa IG ko. Tess, ano, Tess De La Cruz din. Yan, hanapin nyo ako sa IG ko. Makita nyo dun yung plants ko na nag-stress. Sana lahat ng stress. Maganda, diba? Tingnan mo naman. Pimple ko, diba? Ang haba. Ito yung favorite ko eh. Andun lang siya sa taas. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Sobrang haba niya. Pero alam mo, napaka-sensitive nito eh. Ma-ano lang, maputol na. Saglit lang maputol. Ayoko siya putulin kasi ito yung pinaka-stress kong ano, pillow plant. Tingnan niyo naman yung kulay. Sobrang ganda, diba? Gusto ko talaga stress yung pillow ko. Na-achieve. Yan. Pero sa ibang bansa ko, light violet siya na ma-pink. Parang kay Miss Marge. Ayan. Kaya tingnan niyo yung ano niya. Nakuha ko mag-subscribe kayo sa kanila. Ang ganda ng ganito niya. Kulay pink na ma-violet. Ang cute. Ito, o tingnan mo. May pagka-violet din naman po. Konti lang. Ma-pink-pink siya sa personally. Pero may green din siya ito. Bago. Bago umiusbong yan. Ayan. At di ko pa siya nadidiligan. Nakalimutan ko siya nadiligan. Kaya din siya ganito ka-stress. Kasi pag diniligan mo siya, green na green yan. Pero pag hindi mo siya masyadong nadidiligan, ayan, ganyan kulay mo. So, thank you po sa nanood na naman ang aking video. Sinamahan niyo na naman akong mag-vlog. Salamat! Salamat sa inyo. Salamat po sa mga nag-subscribe na at sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para manotip po kayo sa susunod kong video. Ingat po kayong lahat. At kahit na ganitong pandemic, tuloy lang ang buhay. Hanap po kayo na mapaglibangan. Katulad ko, dito ako nakakuha ng paglilibangan sa plants. Bukod pa sa ibang mga ginagawa ko. Kaya yan. God bless you all. Ingat kayo palagi. And see you sa next vlog ko. Bye!